Good day sa inyong lahat mga fellow campers! Welcome back to our channel! Sa video pong ito, bibisitahin natin muli ang isa sa mga sikat na campsite dito sa may Tanay Rizal. Bagay na bagay ito hindi lang sa mga matagal na nagka-camping, pati na rin sa mga nagsisimula pa lang. Papakita din namin sa inyo ang ilang mga development dito sa campsite na to. Kaya, ano pang inaantay nyo? Sit back, relax, and enjoy! Jampak. Sabon dah. Camping. Are you ready for camping? Masikip siya ngayon. Pasensya ka na. Yan lang ang pwesto mo. May katabi ka dyan. Good morning! Kurt! Kurt! Ayan, no, may bago kaming kasama dito, na-recruit namin. Andito na po kami sa aming destinasyon. Kaya lang, sobrang aga namin. Ano oras na ba? 5:45 pa lang. Ayan po ang aming pupuntahan. Siyempre, di ba? Oh. Ayan, oh. Oh. Riba Ranch. Finally, makakapag-camp na naman. After, ano? First camp of the last year. Camp natin, ano eh? Camp Spotted? Oo. Last camp po namin yung Camp Spotted nung ano pa yun eh. Anniversary ng ano? Anniversary ng CCP. Oo. Yun yung last camp namin eh. Tapos naging busy na po kami after nun. Kasi meron kaming bagong investment kasi. Kaya ayun, medyo ngayon lang kami nakakaluwag-luwag sa schedule. May blessing na dumating eh. So, antayin na lang namin magbukas tong River Ranch at ayun, makapag-relax-relax uli. Wala po kaming kasamang mga camp buddies eh kasi medyo busy din sila. Pero sa next week, meron uli. At malapit lang din dito. Isa sa mga paborito naming campsite yun dito eh. Meron kaming clue sa inyo. Yung susunod namin pupuntahan pagkatapos nitong River Ranch, yun yung first time na nakapag-swimming si Kurt sa ilog. Bata pa siya, ano, 5 months old pa lang si Kurt nun. Doon din siya natutong mag-swim. Hindi. Hindi pala siya doon natutong mag-swim. Doon siya unang nakatikim ng ilog. Okay, so balita namin kayo mamaya. Hindi tayo nagdala ng jacket. Wala. Alam mo tayo magdala ng jacket. Hindi talaga ako nagdala. Para ano, masulit ang lamig. Para hanggang pag-uwi mo, medyo malamig-lamig pa. Nanginginig yung kamay ko dito sa camera. Shhh! Quiet! Ay, natutulog pa? Isa sa mga dahilan kung bakit kami nagpunta na maaga dito sa River Ranch ay gusto sana naming mapwestuhan yung malaking puno dito. Ngunit, sa aming pagpunta, meron na palang nakapwesto doon nung isang araw pa. Meron doon 4 na sasakyan sa malaking punong unahan kami. Isang araw pa raw sila dito. Although dun sa pwesto namin yun, sobrang lapit sa CR. Alam, baka masyadong matao. At least dito, may privacy ng konti. Mukhang maganda rito. At dahil nga may nakapwesto na dun sa may malaking puno,
Naganap-hanap kami ng ibang pwesto na maganda-ganda at ito ang aming nakita. Isa rin pala ito sa magagandang pwesto rito, yung kanilang sulok. Yung goat, nakita niya. May goat doon sa kabila. Makikikampo kami, sabi-sabi. At gaya ng nakagawian na namin, talaga namang pumupunta kami ng maaga hanggat maaari sa isang campsite. Isa ito sa pamamaraan namin para mag-enjoy kami at makapili ng magandang pwesto sa campsite. Ayan, spot namin. Okay din pala dito eh. Sa tabi ng bakod nila. Tapos may tatlong puno. Nasa gitna kami. Dami ng mga punong natanim, oh. Medyo lumalaki na sila. Ito, itong spot na to, maganda rin to. Siyempre, yung nandun sa dulo kung saan kami nakakamp dati. Maganda yun. Kaya lang, siyempre, maiba naman. And ang maganda dito, tabi kami ng ilog, overlooking ng ilog. Mas malalim yung bandang park na ganit dito eh. Kaibigan, fast forward na natin ha. Tatayuin ko na yung tent in 1, 2, 3.
Konting reviews lang po pala tungkol dito sa Nature Hike self-inflating na mattress. Unang-una po, medyo bulky po siya, hindi po siya space saver. Pangalawa po, hindi po talaga siya self-inflating eh. Na humihigop lang po siya ng konting hangin sa loob. Pero kailangan mo pa rin po siyang bombahan ng hangin para medyo makontain yung weight ng kung sino hihiga. Pero ewan namin, depende po kung siguro kung gano'ng kakapal yung mattress. Kasi sa amin po, medyo manipis po yan. Pero kailangan po pong kailangan po siyang bombahan ng hangin ulit. Ang problema, kung bibili po kayo ng mas makapal po dyan, mas magiging bulky po yun at mahirap na pong itago. Kung kayo po ay nagbabalak mag-camping at bago pa lang kayo dito, or kung may kakilala kayo na gusto nyong isama sa camping, isa ito sa ma-re-recommend ko, ang River Ranch PH. Bakit itong campsite na to? Unang-una po, kahit anong sasakyan po pwedeng makarating dito. Wala pong river crossing, walang mga off-roading. Pangalawa, napakaluwag po ng campsite nila dito. Marami po kayong pwedeng pagpwestuhan, pagpilian na pwesto upang mag-enjoy sa pagka-camping. Meron silang gazebo na pwedeng gamitin. Malinis at magandang shower at comfort rooms at meron na ring washing area. At dahil nasa tabi ng ilog, pwedeng mag-enjoy ang mga kids at mga young at hearts natin dito. Pati na rin, syempre, ang mga fur babies natin. Ang pagka-camping ay isang magandang paraan para mailayo natin ang mga kids sa paggamit araw-araw ng mga cellphones or gadgets. At syempre, ma-experience na rin ang kagandahan ng nature. At kung sakali naman pong meron kayong makita ng isang matangkad at magandang lalaking pag-alagala dito sa campsite at naghahanap ng kakwentuhan, pagbigyan nyo lang po. Makipagkwentuhan din po kayo. Kidding aside, siya po ang owner ng River Ranch PH, Sir Justin Lim. May bumisita. Highway. Hanggang dito sa may poste ng ilaw. Kurt! Who's that, Kurt? Who's that? Iba na po yung mayari. Mac. Sir Justin ulit. Take two na. Parang last time, maputi ka pa. I get that a lot actually. Ilang shades dark. Kaya na ba katagal yun? Last time na nandito kami, 1 year na ba? May 1 year na po. March. Matagal na nga. Ang tagal na. Lumaki na nga yung mga ibang puno mo rito. Happy po ako. Nakabalik na po kayo. Thank you so much. Thank you for having me. Salamat. Na-miss din ako. Tingnan mo, na-miss ka ni Kurt. You know him, right? Si ate nga, buti nandito pa. Si ang si ate yung dot pa. Oo. Sabi niya ngayon, naalala mo pa ba kami ate? Oo naman. Oo naman, lahat sila. Si Kurt daw naalala nila. Kompleto pa po sila. At sa aming pagkukwentuhan, kasama ang may-ari ng River Ranch na si Sir Justin na ibahagi niya sa amin ang kanilang mga balak pang gawin dito sa kanilang campsite. Ito ba lunar? Oo, oh, tama. May kinalaman yung tides. Tides, oo, oh, tama. Ngayon ko lang na, wala na sakto. Ngayon mo lang na-prove na gano'n pa. Kasi literally, last week lang mas mataas yung ilog. Oo. Isa dito ang pag-acquire nila ng 5,000 square meters na lot na nasa tabi lang ng tent na kinalalagyan namin. Ang kagandahan dun sa loteng nakuha nila ay marami na kaagad na puno. Bukod doon, magkakaroon din sila ng river crossing na nasa part na to upang makapunta doon sa island na nasa tapat ng kanilang campsite. Ito ay para sa mga mag-overlanding, ngunit ito po ay raw camping, no? Kaya so kailangan magkaroon ka ng sarili mong CR. Agang matulog ako eh. Okay.
Mak. Gabi na. Oh. Anong dinner? Shabu-shabu. Shabu-shabu? Hindi ba tayo mahuli na? Dala-dalawa pa. Pangat. Baka matindi tama nun. Yun. Gulay tayo. Iba pa lang shabu-shabu. Veggies tayo, veggies. Yan pa lang, shabu-shabu. Okay. So, marami na kami dito. Dikit-dikit. Sobrang dami na. Seafood. Soup base to, soup base. So, ano yan? Pampalasa. Pampalasa. Kasi malamig dito ngayon. Masarap magsabaw. Mainit na sabaw. Soup yan natin. Mm-mm. Seafood. Gusto ni Kuya. Eat more. Para makakain tayo ng kulay. Hindi mo gusto yan? Magpakakain ah. I can smell food. I haven't eaten. Wala ka nakain, Fred. Sabi nyo, parang may nakakalimutan nata kayo ah. Ah, hindi pa ako kumakain. Sa buong araw. Hey, yeah. Parang kamina yun. Ariko! Ay, sorry. Pagsapit ng dilim, isang nakakabighaning tanawin ang aming nasaksihan. Parang may perimeter fence dun ah. Perimeter fence. Pero perimeter lights. Kaya naman, nilakasan ko ang loob ko na paliparin ang aming drone. Kahit alam kong delikado at madilim, upang masilayan nyo rin, maibahagi namin sa inyo ang nakakabighaning tanawin. Ang nangyari dyan? Tumagas na naman. Sobrang lamig. Oo. Ano ba? Parang... dami pa natutulog, Kurt eh. Ingay mo na kaagad. Hindi ka naman pagkatiwala, mamaya ka maligo. Hindi. Mamaya ka na maligo. Ang kulit. So, nakapaan na ako dito sa ground. Purpose is grounding. Tutunan namin to kay Sir Ron. Grounding, also called earthing, is a technique some people use to connect their physical body to the earth's electrical energy. Planet Earth has a negative electric charge. Some scientists theorize that there is a transfer of free electrons to the human body during grounding. This electrical conduction may lead to various physical effects including pain reduction, changes in immune response, wound healing, effects on inflammation, and possible prevention and treatment of autoimmune diseases and chronic inflammatory conditions.
Wait, Kurt, wait. Boss. Wait lang. Wait. Look away lang. Para di matokso. Kunwari hindi niya naamoy. Ay, mali siya. Wait. Bawal mapahiya. Huwag mo kami mapahiya. Wait. If Kurt can wait, no. What? No. Wait. Wait for mommy. No, it's her. Saan yung mommy? Wait lang. It's not done yet. It's not done yet. Hindi pa siya nag-start. It's not done yet. Parang angel ah. Don't have to wait. Oh. See, oh, they're gonna put paper for. Yan eh, malunggay. Malunggay pa. Mami, may malunggay yung dog. Hindi na kasi nagba-vitamins to si Kurt. Yan na yung pinaka-vitamins. Tubig pa. Okay, wait. Ano na lang, fish oil na lang siya. Sabi niyan, naamoy ko lang naman eh. Shado ka. Supplement. Fish oil para makintab. Fish oil po yun naman pang-human. Hala ka. Pang-dog. Aray, kumbin ako. Nangyari. Tiis na, tiis na yun. Wait. Ang kunin, Kurt. Hindi ko makuha. Lalagyan pa tubig yan, di ba? Oo, lalagyan pa tubig. Namay si Sed, oh. Are you high five? No. Oh, see you also. Pray. Thank you, Lord, for the food that I'm about to receive. Thy bounty through Christ our Lord. Amen. Go! Whoa, yay! Good job, Kurt! I miss you, Sid. Marshmallow ba? Hindi. Piniprito marshmallow. Seafood yan eh. Ayan na. Anong oras na? Alas 6 na? It's exactly 6. Hi! Hindi man, di. Ikaw, sado ka ha? Ha? Hello? Demanding naman ng bebe ko. Fishball. Tapos magpapansit kantong kami for dinner. Kasi wala na kami makain dahil ang mahal ng pagkain ni Kurt. Kaya po kung sino mong pwedeng mag-donate ng pagkain ni Kurt. Dami naman sinabi yung request. Raw po yung kinakain niya, raw. Oo. Oh. Di ba? Hindi, ayan na. Mai-recommend mo ba yan sa mga kaibigan mo? Mga kakilala mo? Bitahan mo sila. Napunta kayo dito sa Tanay Rizal River Ranch. Wow. Bakit sila pupunta? Bakit sila kailangan pumunta dito? Ano ba yung experience? Kasi maganda yung lugar. Ano maganda sa lugar? Malamig. Very good. Ano pa? Mahangin. Yun. Bundok. Mabundok. Kasi ano yung senyas mo? Ganun. Akala ko malilim. Ah, yung bundok. So, yung senyas kay Gladys. Ganun. Alam mo kang ganun. Ang iniisip ko, tent. Iniisip niya tent. Tent. Wala ka naman tent eh. Nasa... Kahit sasakyan lang, no? Masarap matulog sa sasakyan. No? Kailangan ba nang magdala electric fan dito? Hindi na kailangan. No, hindi na daw kailangan.
At pala hindi natin dinala yung electric pan natin. Sulit eh. Kahit sa araw, no? Hindi tayo masyadong nag-ano. Kasi mahangin. Okay. Thank you, Gladys. Welcome. Promote mo naman yung channel promote namin. May channel namin. Manood kayo lang. Ah, manood kayo ng Maki 599 TV. Wow. Subscribe. Subscribe. Like. Like and share. Bye-bye, Ma'am Tina. Good boy. Smile. Bidya.